Marahil kung pagbabasihan mo lamang ang senaryong ito ay masasabi mong sobrang arrogante at bastos ang boksingerong ito. Ngunit sa likod na pahina ng laban na ito ay kakibat nito ang isang ngiti ng tagumpay kontra sa hindi patas, manipulado at hindi makatarungang klase ng pakikipaglaban. Ito na siguro ang pinaka-perpektong halimbawa ng salitang paghihiganti mula sa pinaka-Judas Barabas, Texas na may bulutong ketong piksa na kinamot ng 8 siraulong manggagamot at pinaka-madayang boksingerong nakaharap ng pinaka-maangas na boksingero ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Animo'y naging wrestling na may pagka-judo at MMA ang laban na may kakarampot na boxing na hiya pang magkarate at kapwere. Samahan mo pa ng mapagpasensyang referee na kababayan ni Poknat na ang favorite dialogue. Okay lang yun, hindi naman sinasadya. Wala pa naman pating bukol at dugo, pagpasensyahan mo na lang. Mapapaputik ng inang kinambyo ng kinabayo ko na lang nang wala sa oras eh. Hindi naman sa binabalasubas natin to si Amnat Poknat, pero parang ang sarap lang kasi niyang pakuluan sa kumukulong Red Doors na may halong lambanog eh. Anyway, sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung paanong hinarap at dinayo ng buong tapang ni Casimero ang madayang Thai boxer na ito sa mismong baluarte nito at kung paanong ginulpe ni Casimero ng gulpe de hallucination ang madayang Thai boxer. Pero bago ang lahat, appetizer muna tayo mga kaibigan. Mahalimuyak na araw ng Sabado, ika-27 ng Hunyo, taong 2015, ikinasahang unang pagtutuos ni John Riel Casimero at ni Amnat Poknat Ruwenrong. Ginanap ang laban sa Hua Mark Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand, na mismong baluarte ni Amnat Poknat. Paglalabanan nila, ang titulong hawak nitong si Poknat na IBF World Light Flyweight Title. May kartada noong undefeated itong si Amnat. 16 na panalo at 5 ay tinapos sa pamamagitan ng wrestling, AST knockdown at walang bahid ng talo. Samantalang si Casimero naman ay may 21 panalo, 13 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 lamang ang talo. Sa kanilang weigh-in naman, mahahalata mong may masamang balak talaga ang madayang Thai boxer dahil tamang poker face lang ito sa picture at animoy matinong tao na hindi gagawa ng mabuti at nakadilaw pa na short, tinerno pa sa buhok at ngipin. Buwisit na yan, isang dilawan na naman ang namataan. Pakisumbong nga to kaya Torniga doon. Mga bobo! Mga bobo! Umpisa pa lamang ng laban ay mapapasabi ka na lang agad ng smell something fishy. Kung titignan kasi natin mga kaibigan, mukha kasing mag-ama itong si Amnat Poknat at itong referee. Pareho kasi ng hairstyle na parang inahit na burnik ng kalabaw. Pagpasok pa lang ng round 1, nakatama na ng solid si Casimero at halatang nahilo si Poknat, kaya dumiskarte ito at ningunngon si Casimero sa sahig ng lona sa pamamagitan ng pagwasiwas na takedown. At sumimple pa ito ng panunuhod na kitang-kita naman sa camera at ng referee. Yung referee เป็นอดีตแชมป์โลก108ปอนด์นะครับ IBF แล้วก็เป็นแชมป์โลกเฉพาะการด้วยครับ108 2ครั้งเป็นการแพ้ที่แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ที่เม็กซิโกPinuna naman ito ng referee, siguro upang kahit papaano ay hindi naman mahalata ng mga manonood na manipulado ang laban na ito. Samantala, tuloy pa rin itong si Poknat sa pagbalibag at pagwasiwas kay Casimero na kung tutusin ay kabawsan na dapat sa puntos nitong si Poknat dahil may warning na nga ito. Pero wala eh, home court advantage itong si Bayag eh. Miski nga ang simpleng pag-breakout sa pangyayakap nitong si Poknat ay hindi agad magawa nitong referee. Pagsapit naman ng round 2, nakascore ng knockdown itong si Amnat. Tamang abang kasi diskarte nito eh. Tinamaan si Casimero ng right counter punch ni Poknat. Ngunit mahahalata mong baliwala lang ito sa makapal at makunat na mukha ni Casimero. Tinawanan lamang ito nito. Samantala, tuloy pa rin sa panggugulang itong si Amnat at bago matapos ang laban ay ginamitan niya si Casimero ng jiu-jitsu at hinedlock niya ang ulo ni Casimero. Casimero ni Hamahi, lang wan-wan yung magandang wa, ate mi...
Sa round 3 naman, nakatama ng solid na kanan nitong si Casimero at halatang nasaktan si Amnat. Kaya ginamitan niya ito ng malamay weather hugging technique at mahahalata mong tinatagalan talaga ng referee ang pag-breakout ng dalawa para makarecover ang anak niyang si Amnat. At sa kalagitnaan naman ng round na ito, ay napabagsak naman ni Casimero si Poknat gamit ang counter left hook. Ngunit katakatakang hindi ito binilangan. Tangkot-tang sagsagan yun, nagkap. Matindi talaga sa buhatan ng magtatay na to. Papapainom ko na lang talaga ng tang-tang pineapple juice nang wala sa oras. Tuloy-tuloy pa din naman sa panghe-headlock itong si Poknat. Kaya din na nakapagpigil itong si Casimero at nakikipagsabayan na din ito sa panggugulang at binibisligan niya si Amnat sa hita habang siya ay naka-headlock. Pagsapit ng round 4 ay ginamitan na ni Amnat ng judo technique si Casimero at sabay sakal kay Casimero. Manggigigil ka na lang sa mga opisyal sa laban eh. Ni walang pakialam, lalo na tong referee na to, sarap kutusan eh. Ay, footwork, dung lap, good lap, click. May ruwa doon kapatid doon doon lang. Ay, lang. Sa round 5 naman ay ganun pa din ang diskarte nitong si Poknat at tuluyan nang nabulag ang referee na animoy may eksema at katarata sa mata. เห็นโอกาสอันเหมาะแล้วครับเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดซ้ายกับอำนาจแต่ว่ายังเฉยๆอยู่ Samantala, bibilib ka din sa pasensya nitong si Casimero eh. Talaga namang tuloy pa rin ang laban. Noong round 7 naman ay binilangan naman ulit ng tatay ni Poknat si Casimero. Pero kitang kita talaga na hindi suntok ang ginawa ni Poknat at binalibag niya talaga ito. Tapos may pagyakap na naman ito na inabot ng halos isang minuto. Sabay rabbit punch o pagsuntok sa bunbunan na mariing pinagbabawal sa boxing. Ngunit hindi niya alam ay naka-blade mail itong si Casimero at nakatang build ang mukha nito. Sa round 8 naman, ni-wrestling na ni Poknat si Casimero, sabay paamoy ng singit na binalot sa mahiwagang bacon na brief ni Amnat. Sa pagsapit naman ng round 11, nanggigigil na si Casimero. Ayaw kasing tumigil nitong si Poknat, kaya binega na ito ng binega ni Casimero. Sabay habang nakayakap itong si Poknat, ay gigil na rin itong gumaganti ng illegal punch. Siguro sa isip ni Casimero, dayaan ang gusto mo ah. Ito pagbibigyan kita. Natapos ang laban ng paulit-ulit lang ang ginagawa nitong si Amnat na pag-takedown, pati na rin ang pag-running technique naman ni Mayweather ang ginawa nito. Dahil alam niyang may dalawang knockdown score na siya, kaya tamang ubos na lamang ito ng oras. Nanalo ito via unanimous decision at sa interview ng trainer ni Amnat ay makapal nitong sinabi na mas lumalabas na mas madaya at mas madumi daw lumaban itong si Casimero dahil nang bibislig daw ito sa hita ng kanyang pambato.
Matapos ang laban ay isang taong hindi lumaban si Casimero at puro puspusang pag-iensayo lamang ang ginawa nito upang makabawi sa madayang si Amnat. Isang taon lamang nakalipas na pagbigyan si Casimero na ipaghiganti ang kanyang mapait na sinapit sa kamay ng madayang Thai boxer. Ika-25 ng Mayo taong 2016, naikasa ang kanilang pangalawang pagtutuos. Sa pagkakataong ito ay pinalitan na ang tatay niya bilang referee. At good news, hindi na sa balwarte ng madayang Thai boxer ang laban. Siguro pinag-utos na rin ng mga boxing organization na huwag nang gaganapin ang laban sa balwarte nitong mandarambong na si Poknat. At gaya ng inaasahan, puro takedown, yakap at pangre-wrestling pa rin ang diskarte nito. Ngunit ang hindi niya alam ay pinaghandaan na ito ni Casimero. Avoid his opponent from getting any forward momentum with their shots, as he does right there. Yeah, man, he's looking all right, boy. Ah, Kamara's, he's landing the right hand. Oh, here comes the wrestling, and he's down on the floor again. This is what we're talking about here, man. What it does, it brings your hands down so you can set up your head shots. So, and then you could just start bombing off. Timing. Look at it, there you go. He's trying to time him with that. Ooh. And he throws him down to the ring underneath the bottom of the ring. Pagsapit ng round 4, dito na nakabawi ang tinaguriang angas ng Pinas. Matapos nitong matamaan ng counter punch si Poknat at pagkabangoy, sinundan agad ng isang matinding body shot na nagpatiklop sa madayang Thai boxer at hindi na ito nakarecover pang muli. We fight loose. Oh! No! Oh! Big left hook from Casimero. And he caught him. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's got up. Surprisingly up and all four. Up. I can't believe it. That was a devastating. And you see as he dumped it. And managed to catch him. Here's the replay. Oh, look at that. And a traded hook. Counter left hook. I'm not was trying to be hold on. And he won't be denied. And a good body shot. He's down again. To the body. Woo-hoo-hoo-hoo. And the champion is down. Up out of his seat. And you don't look like he's going to get up. Is he going to get up? Now the fight was waved off by Tony Reeks. And we have a new IBF flag. Casimero's landed flush on the chin. And look then finally, the left hook to the body. Yeah. 1, 2, 3, perfectly placed. Right to his lever. You see Casimero showing out after he drops him. Showing that bad blood between them. And he's happy. And look how he's smiling. Look how he's smiling. At sa laban niya na ito, ay nakakamit ni Casimero ang pinakamagandang halimbawa ng mahalimuyak na paghihiganti. Oh dear, now to look at that. Oh dear! He's crying on, bro! Oh dear! Oh, that's his dad. He's, you know, I shouldn't laugh like that.